Kumain tayo, kumain. At para nadalawin ko sa baba yung agbo ko na kung ano na ang kalagayan dahil kagabi sa galit ko sa kanila, binilihan na nila ng maraming gamot. So tignan natin ang sitwasyon ng aking apo, anak ng aking pamangkin, sa tulong ng aking asawa. Okay? Kasi ako, hindi ko po kaya sa mga ganyang bata ang nagkakasakit. Talagang mapapamurak talaga. Kasi naaawa ako sa ganyang mga bronkomonya. Nangyari na sa anak ko yan nung ako'y napunta nung abroad, 1985. Iniwan ko yung anak ko, dalawang buwan. Dinala ng misis ko sa National Children's Hospital. Kaya ako, galit ako sa mga ganyan. Napabaya, nagiinuman lang. Ngayon pa yung anak na papabayaan. Kaya mamaya, dadalawin natin kung ano na ang status ngayon ng bata. Pagkatapos namin kumain ng asawa, mababain ko sa maliit na kwarto nila sa baba. Pinatutulog ko doon sa taas, sa fourth floor, para makahinga yung bata. Kasi maliit lang yung bahay, maliit lang yung kwarto nila sa baba. Halos tatlong tao lang ang kasya doon sa baba, na higaan, dikit-dikit pa. So, kumain muna tayo, kami pagkain.